kang lalapit, papatayin ko itong anak mo. Anong sweet mo naman. Thank you. Siyempre, the best. Para sa the best. The best ka talaga. Oh. Game. Teka lang. Ito nga, nagko-concentrate ako eh. Oh, ikaw din. Oh. Tama ba? Ito. Naku. Ay! Ano po, Tita Mina? Ay, kailangan po ba to? Alam niyo kayong dalawa, habang kayo sumasayaw, kailangan bumubulo kayo sa mga santo. Yung hiling niyo na mabiyayaan kayo ng anak, manalig lang kayo. Eh, yung iba nga yan, 12 years nang hindi nagkakaanak. Ha? Nagsayaw lang dito. Ayaw, binayaan. Eh, kayo pa, 6 years lang kayo nagsasama. O, di ba? May pag-asa kayo? Oh, hindi ka lang sana tayo. Ay, Erika. Ako, huwag tayo susuko. Honey, are you ready for a show? Huh? Ready ka na ba? Eto na ako. Ready na ako. Talaga? Halika dito. Handang-handa na. Kanina pa. Ambang nangihining ako ah. Siyempre, pinagandaan ko. Okay. Ako na bahala dyan. Ay, ano ka ba? Hayaan mo na. Doon yung Milena. Gusto ko na titingin doon, ha? Sa akin na atensyon. Huwag mo na sasagutin na. Hindi na nga! Love you, honey. Yung dasal natin. Sana. I have seen cases like this. False pregnancy. I know that you wanted to be pregnant, so your mind convinces your body that it's pregnant. It's very common sa mga married couple na katulad nyo with multiple miscarriages na dumaan sa ganito. And it's not unusual. Dok, ano ba ang solusyon para magkaanak kami? We have some options. Artificial insemination or meron tayong in vitro fertilization. Naka-tatlong artificial inseminations kami with our previous doctors, Dok. Mm-hmm. Pero wala naman naging embryo. In your case, wala namang imposible. So just keep on trying. I'm trying. Pagod na ako. Excuse me. Kung walang anak, may matatawag bang ina o ama? Kung walang anak, may matatawag bang pamilya? Maraming mag-asawa ang dumadaan sa pagsubok sa paghihintay na magkaroon sila ng sarili nilang anak. Ngunit gaano nga ba ito kahirap?
nagabaliw na yata ako. In my mind, buntis ako. Pero hindi naman pala. Lumalas naman natin. Buti mahal mo pa ako. Ano yung nagsasabi mo? Ano yung nagbabago yan ah? In God's perfect time, magkakaanak din tayo. In God's perfect time, magkakaanak tayo. Kano umiyak ka? Sorry. Okay lang yan. Okay lang. Love you. Opo, Tita Mina. Talaga ho? Sigurado ho ba siya? O sige po kami na lang po mag-aalaga. Honey! Magkaka-baby na yata tayo. Huh? Si Tita Mina, nakausap ko siya. Sabi naman nakilala daw siyang buntis. Nakikita sa simbahan. Iyon, sabi, plano daw ipa-abandon na yung baby pagkapanganak. So, sa atin na lang yun. Sige na, please. Honey, sige na. Teka, di ba nabibigla ka lang? Pero di ba ito na hinihintay natin? Eh, hindi ba? Parang selfish natin. Eh, paano naman kung tayo magkaanak? O, paano siya? Eh, di panganay natin siya. Hindi, sabi ng doktor, hindi pa imposible para sa atin. Malay mo. Alam mo, ganito na lang isipin natin. Tulong na rin natin ito dun sa buntis. At saka kasi, Honey, ang ganda ng kutob ko eh. Yeah, naman tayo sa kutob mo yun. Rowena? Ay, Bolin, lapag mo na lang dito yung pagkain. Kamusta ba? Ako si Lily. Huwag ka mahihiya ah. Naganda kami ng pagkain para sa'yo. Han, si Rowena. Rowena, asawa ko. Si Paul. Hi, sir. Rowena, may ilang questions lang ako, ha? Hindi ka saan ka nga pala? Saan mo nakilala yung manang bata? Sabi ni Tita Mina, 8 buwan na daw yung tiyan mo. Totoo ba? Mga ganun po. Alam mo na ba kung lalaki siya o babae? Ay, bukas malalaman natin. Paano po? Sasamahan ka namin ng asawa ko, pa-check up natin, para naman alam natin kung safe yung baby. Saka para safe din yung panganak mo. So, may mga magulang ka pa ba? Kapatid, ilan pa? Job interview? May naman, di ba? Saan ka nakilala yung manang bata? Kilala mo ba? Oo naman ho. Eh, wag ho kayong mag-alala paglabas po ng baby ko eh. Cute na cute po kasi afam po yung tatay. Okay, ito yung kontrata. Basahin mo muna to bago dumating yung lawyer namin. Oh, Rowena, sana hindi ka na-offend. Gusto ka lang talaga namin kilalanin. Ganda ho ng bahay niyo. Salamat. Magiging mayaman po pala yung baby ko. Ito naman. Hindi, basta ito mapapangako ko talaga. Aalagaan namin siyang mabuti at saka hindi namin siya pababayaan. Mamaya, papakita na lang namin sa'yo yung guest room. Isang buwan lang ang hihintayin ni na Lily at Paul bago isilang ni Rowena ang supling na handa na nilang ituring bilang tunay na anak. Pumayag silang manirahan sa kanilang bahay si Rowena para mas maalagaan ang pagbubuntis nito. Pera ang hiningin kapalit ni Rowena. Pero ito lang ba talaga ang gusto niya? O maghahangad pa siya ng iba?
Hmm. Hindi ka pala magluto? Sir, namang maliit na bagay ginagawa niyo pong issue. Blush tuloy ako naman. Taga-taga na rin na kasi ako hindi nakakain ng lutong bahay. Ito kasi si Lily. Dati, laging busy sa trabaho, kaya for the longest time, puro take-out lang yung kinakain namin. Hanggang ngayon. So nga po yung take-out, sir, ang take-out ng take-out. Naku, sir. Baka mami, mamiss niyo yung luto ko pag wala na ako dito sa bahay. Baka mamiss niyo ako. Arlay. Okay ka lang? Dali. Sir, sumisipa po. Ang lakas. Talaga? Okay, okay lang? Dito? Diyan ba? Sir, di ba po sabi nung doktor, dapat narinig po ng baby yung boses ng mga magulang. Baby girl, itong nanay mo. Sir, salita ka, sir. Ako? Baby girl, hi. Sir, lapit ka naman. Huwag ka na mahiya. Hi, baby girl. Ako ang daddy mo. Han! Oh, ha! Sakto dating mo. Ayan, nagluto to si Rowena, oh. May dala din ako para sa'yo. Ay, salamat. Honey, pakinggan mo to, oh. Okay. Sumisipa na yun, ano, baby natin. Talaga? Pakinggan mo. Alam ko, hawakan mo dito. Uy, pahawak naman ako. Okay lang ba? Ma'am, wala na po. Tulog na po yung baby. Oh, sayang. Kinausap ko ka kanina, eh. Sayang naman. Kain po. Ayan. Sige. Ma'am, sir, excuse po. May bisita po kayo. Oh, hello! Hello! Ang kayo lang dyan. Ang pasalubong! Ito, may regalo ka! Ang ganda ng batang ito. Alam mo, ang swerte ang batang ito sa inyo. Ay, nako, Tita Mina, hindi. Kami ang swerte dito sa batang to. Di ba? Kami ang swerte. Ito na po yung lampin. Thank you. Kapitan, dito pa yan. Kasi Tita Mina, naisip ko namin na makakabuti po kung may mag-aalalay ko kay Amelia kahit isang buwan lang. Saka para makapag-breastfeeding po yung baby. Hindi rason yan. Marami na ngayon nagbibigay sa mga ospital ng mga donasyon. Ano ba naman kayong dalawa? Ano, balak nyo dyan? Mag-ina, aampun ninyo? Nako, paalisin nyo yan dito. Paalisin nyo at mawiwili yan dito. Pwede pa kuha ng bag. Ay, mabigat sige, po. Sige. Tsaka yung lampen kalabas na rin. Ito! Papagod ng baby Amelia, no? Baliwala yung bakuna kanina. Kaya niyo po ba magmamana kung di sa nanay, di ba? Galing ino, Han. Halika. Halika na. Ma'am, pwede po sa harapan na ako umupo kasi masakit po yung balakang ko. Kung okay lang. What? Sige. Sure. Sayin mo na yung baby sa likod. Ha? Okay. Yeah. Ah, hello. The baby. Baby, baby. Yes. Amelia. Pabukas naman. Thank you. Sige na, sir.
sir. Sige na, masarap ako nagluto niyan. Sarap nga. Sir, mas masarap po pag may anghang, di ba? Hindi nakakasawa. Nakagising. Ay, sir, meron po kayong crumbs. Dito, crumbs. Meron pa na si Didi, ha? Hindi, ayan po, meron po. Meron po. Nandito na ako. Umiiyak po yata si Amelia. Teka lang po. Kaya pasubok lang niya to, oh. Okay siyang combination. Kaya ko lang subukan. Marika, sabayan mo ko. Sige, pasok ako. An? Halika. Honey? Kailan natin sasabihin kay Rowena na umalis na siya? Pagkasundoan natin nun, di ba? Bibigyan lang natin siya ng panimula, tapos kapag tayo na yung parents ni Amelia, ate na siya. Eh, nakakatulong pa naman to si Rowena sa pag-aalaga ng bata, di ba? Honey, ikaw nung una, ikaw pa nga na-convince sa akin na dito patuloyin to si Rowena. Mas ngayon, upset ka. Kasi nararamdaman ko eh. Alam ko hindi tama eh, pero nagdududa kasi ako eh. Nagdududa ka sa kanya? Nagdududa ka sa akin? Kasi parang inaagaw ka na sa akin. Ay. Lily, I can't believe na sa'yo nagagaling to. Matalino kang tao eh. Alam natin dalawa na walang ginagawa to si Rowena. Kung anong ginagawa niya dito sa bahay, tayo may gusto nun. Baka ikaw lang. Baka gustong-gusto mo yung mga ginagawa na sa'yo. Yung pinapakain ka niya, nilulutuan ka niya, inaalagaan ka niya. O ewan ko pa kung anong ginagawa niyo. Teka, nagsaselos ka sa akin. Hindi ako nagsaselos! Lily! Pwede mo nalang aminin ha, nagsaselos ka nga. Nagsiselos. Ang ikinagagalit ko, parang mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin. Ano naman? Ano ba ako dito sa bahay na to? Asawa mo ako. Siya, ano lang ba siya? Lily, siya ang ina ng anak natin. Siya ang nagbigay ng anak dito sa bahay na to, no? Oo nga naman. Bakit nga naman hindi ko naisip yun? Siya nga naman ang nagbigay ng anak dito sa bahay natin. At ako, ano ako? Para akong hangin, nandyan pero parang wala naman. Ay, mabuti pa ng hangin, may pakinabang eh. Ayoko yung pakiramdam ko, parang useless ako. Parang wala akong silbi. Saan ako kaya? Pwede ba uminom ka muna ng tubig para may masmasan ka? Hindi ko naman ba nangyayari ito? Ba't ba natin ito pinag-aawayan, ha? Minsan nga naiisip ko, ang tanga-tanga ko eh. Oh, tama ka. Ako nga naman may gusto nito. Bakit ako nag-iinarte? Eh, sana nga ilang beses nalang tayo sumayaw sa ubando. Eh, sana nga inulit-ulit natin para magkaanak tayo at hindi tayo nag-aaway ng ganito. Anong gusto mo? Kausapin ko na siya ngayon, ha? Sabihin ko, Rowena, umalis ka na. Alam ko, hindi ko na alam. Nagkaanak nga tayo, pero parang mababalo naman ako. Sige na. Ayam, nakakausapin ko na siya. Sabihin ko na lang na kailangan na niyo umalis. Hindi naman ako kailangan pagtabuyan. Marunong din naman ho ako makiramdam.
Kung gusto niyo po, alis na lang ako para hindi ko kayo mag-away. Ayoko po kasi yung nakakasira ng pamilya. Kaya nalang po bahala sa anak ko. Halos isang taon ang lumipas at ni Anino ni Rowena ay hindi nagpakita kina Lily at Paul. Sa panahong ito, natapos din ang legal na pag-aampo nila sa bata. Umasa ang mag-asawang magiging tahimik at masaya na ang lahat. Amelia? Yaya Boleng? Amelia! Yaya Boneng! Yaya Boneng! Amelia! Huwag kang lalapit. Papatayin ko itong anak mo. Huwag! Anong gusto mo? Huwag mo na lang sa iyo, anak ko. Gusto mo na lang sa iyo. Rowena. Rowena, ibigay mo sa akin ang anak ko. Pero ibigay mo sa akin ang anak ko. Nag-usap na tayo. Anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Pera! 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 Kailangan ka ng pera! Oh, ito! Ayan sa inyo na! Akin na ang anak ko! Hindi! Kulang ko! Rowena, kulang to! Anak na anak ko? Sa'yo ang pera! Dali! Oh, sa'yo na! Sa'yo! Akin na siya! Mga mamay, lukay mo kami! Hindi! Nandiyan na lahat! Pati mga alas ko nandiyan na! Anak ko ito! Ako ang daray nito! Akin na ang anak ko! Nandiyan na lahat ang pera! Ano bang kulang ibibigay ko? Honey? Honey, gising na. Si Amelia, nasa na yung baby natin? Teka lang, man. Honey. Aray. Sakit. Huwag mo biglayin, ha? Asa na yung baby natin, honey? Honey, halika. Daan-daan lang. Huwag mo mag-alala. Dito si Amelia. Oh, tingnan mo. Napulis na bahala sa kanila. Hindi alam mo, swerte ka pa rin, ligtas ka. Sa ngayon, may 24-hour surveillance tayo. At hindi malayo na balikan nila tayo. Pero paano na si Amelia? Kukunin ba nila yung baby natin? May mga ganitong modus operandi talaga eh. Pero Han, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Honey, ako willing ako i-give up si Amelia para sa katahimikan ng buhay natin. Okay naman tayo, di ba? Baka naman sa susunod, mas malalapag gawin ni Rowena sa atin. Ayoko. Baby natin yun. Anak natin yun, Han. Yay! Yeah, nag-i-enjoy siya, no? Oh, my. Sarap ng tahimik na buhay, no? Hindi man tayo nagbuntis. Pero hindi naman pinagkait sa atin ang magkaanak. No? Kakain pa!